Yo, what's up, what's up, what's up? I'm Inozent One of Juan Thugz, ang ikawalo sa walong sumpa. Kamusta lang ako sa inyo mga ka-Thugz. Tsaka may gusto lang ako sabihin na si Joanna Brusco, yes. Makakapasok siya madali lang makapasok. May pera. May pera ka. Pero wala siyang karapatan na gumanong ganun na. Minsan lang ako mainis ng matindi talaga, grabe. Parang tingin niya sa mga gumagawa ng kanta sa rap, sa mga sumusuporta. Ang tingin niya sa atin, ganun. Hindi naman para patulan na sep yon. Hindi naman para patulan. Gusto lang namin sabihin suntukan na Jonah versus Blaze and Flow. Wag, hindi na kailangan yun. No? Wag tayo mag-initiate ng ganyang klaseng ano kasi baka hindi niya lang alam yung sinasabi niya eh. Kung ano yung kadikit ng hip-hop, rap, yan. Baka nakalimutan niya na nakadikit yan sa mga OGs, gangsters. Baka feeling niya nagbablog lang siya, ganun. Vlog o vlogging, yan. Okay, kahit anong klaseng tunog meron siya, kahit ano pang ano. Pero yung sobrang disrespectful yung sinabi niyang ganun. Alam niya ba kung gaano karami yung batang nangangarap na matupad yung pangarap nila dahil sa pagra-rap? Kung paano nire-respeto yung kultura? Ang dami nag-aaway dyan. Tikada na. Tapos siya, papasok siya ng ganun kadali, ganun. Magsasalita siya ng ganun. Sa akin, hindi ko naman siya inaano eh. Oo, may pera siya eh. Hindi ko siya tatakutin, hindi para takutin. Pero isipin niya yung pwede mangyari sa kanya dahil sa ginagawa niya. Gumawa ka nga ng kanta, sa bahay mo lang makakanta yan, hindi mo makakanta sa mga event yan, maniwala ka sa akin. Hindi mo makakanta yan sa mga hip-hop events, kakanta ka ron. Ako lang nagsasabi sa'yo, sa bahay mo lang pwede kantayin yung ginawa mong kanta, kung ganyang asal mo. Ganyan yung asal mo. Sa bahay mo lang pwede kantahin yan. Hindi mo pwede kantahin yan sa ano. At matigas ulo mo, try mo. Kumanta ka sa mga totoong hip-hop event. Yan. Sa mga totoong hip-hop events. O may mga rap ganyan. Rap events. Ewan ko kung ano yung magiging pakitungo sa'yo ng mga tao. Lalo na dun sa mga totoong nagmamahal sa kultura. Sana may maganda kang paliwanag kung bakit mo sinabi yun. What's wrong with you, man? Diba? Papa-English tuloy ako, hindi man ako Inglesero. Jonah ng BruskoBros. Kahit magsama ka pa ng isang batalyong bouncer, binanggit mo kultura. Alam mo ba yung salitang mapagtulungan ka? Dahil may gusto kang patunayan na... Tsaka yung nagsasabi ha, yung ibang nag-comment na hinaid ko na lang eh. Hindi nyo pwede kumpara si Skastakli at si Jonah. Magkaiba yung ginawa nila. Para sa akin yung kay Skasta o kay Daryl Ruiz, may katwiran pa yun eh. Challenge yun para doon sa mga na magpatuloy, magsipag. Pakita na meron pa talagang maibubuga. Pero yung kay John, labo nun. Labo nun sinasabi niya. Hindi ko mag-gets eh. Hindi ko siya mag-gets talaga. Mm.
Grabe. Yun, yun na. Pakitigil din yung nagko-comment ng gano'n sa ano. Hindi, malabo. Hindi pwede kumpara yun. Iba yung iskasta sa Jonah. Yung iskasta may tira sa ano yan, sa hip-hop. Pero yung Jonah, baka matira yan. Malabo yung pinaggagawa niya gano'n. Oh, wala naman akong gustong iparating na ano. Babala lang yun kasi kultura yung binabanggit niya. Gusto ko maintindihan. Gusto ko nga mag-ano siya, mag-post siya o magpaliwanag siya. Ano ba yung sinasabi niya? Grabe. Tumba na ba? Walang ganun. Hindi naman eh. Siguro nga hindi niya nga alam yung sinasabi niya. Yung ginawa niya kata, gumawa siya ng ganung kanta. Tapos, alam ko sabi niya ba huwag patulan kasi ano, marketing strategy. Oh, marketing strategy. Pero ang dami mong pwedeng gamitin sa marketing strategy mo. Para sa akin, nakirap ka na nga lang, nakihip-hop ka na lang. Ang gagago ka rito. So, Brian. Gagaman. Para saan kaya yung ginagawa niya na yun? Wow ka talaga Jonah, sobra, grabe. Pero hindi pa naman uli lahat eh. Humingi ka ng sorry sa kultura. Hindi sa akin, hindi sa kanya, hindi sa kay ganito o ganyan. Sa kultura ka humingi. Welcome naman dito kahit sino eh. Yung beef dito, natural yun. Kung may kanya-kanyang pinaglalaban, nare-respeto yun. Pero ikaw, yung kanya-kalaban, ang gusto mong sabihin dito, puro kayo kultura. So, puro kayo kultura. Mawala naman kayong pera. So, tingin mo ba ikaw yung pinakamayaman dito sa kultura? Kung makakapasok ka? Kulit mo. Pakakulit mo. Grabe ka. Yes, Vinci. Iskasta. May skills yun. Ako ilang beses ko pinatugtog talaga. Ganun ako kapag may pinos yung ano. Sino ba to? Ba't ganun yung ano niya? Pinakinggan ko ng pinakinggan. Wala. Hindi ko makita yung skills dun. Yung sa concept ng kanta niya. Ano gusto niya patunayan sa ano? Yung grind niya? Gusto ko pakinggan yung wala ano. Sino ba to? Kung sa grind lang ng mga kanta. Kahit, hindi talaga ganun. Tanya, nagugulo yung utak ko pag naiisip ko yung mga pinaggagawa niya. Eh, alam ng mga tao yan. Kukumpara, skastically. Come on, man. Skastically, skillful yun. Narinig mo naman siguro yung mga kanta nun. Salita man yun ng ganun, may dalawang way yun para isipin mo kung ano yung sinabi nun, di ba? Challenge yun, o papayagan na lang sabihan ka ng ganun, di ba? Offensible, ano, in both ways, sinabi niya. Okay lang yun. Nasa nakakikinig yung ano. Pero yung sa'yo, kahit saang angulo ko pakinggan yung sinabi mo yun. Ah, nakakaurat lang. Nakakaurat kahit sa ano. Wow na wow talaga. Wow na wow siya. Wow na wow. Saan banda yun? Antindi. Yun lang na. Labas ko lang yan ako kasi... sa palagay ko kasi hindi talaga ayos eh. Hindi talaga ako no, mapakali na ano. Hindi talaga ayos yung ganun ang galaw niya. Nung medyo na ano nga, parang kinakabahan na ako para sa kanya eh. Sayang yung kanta niya, hindi niya makakanta yun sa labas. Sa stage,
Pwede kung mga ano diyan sa mga children's party o binyag ng ano, may kinasal. Doon siya pwede kumanta, pero sa totoong hip hop event hindi niya makakanta 'yan. Hindi niya makakanta 'yan, promise. Lalo na kapag nandun yung mga totoong nagmamahal sa hip-hop, sa kultura. Pag kinanta mo yan, siguraduhin mo na yung 75% ng audience sa'yo. Dahil kung hindi, hindi ka makakababa ng stage. O baka hindi ka makabalik sa sasakyan mo. Nagkakaproblema ka. Pagtingin ko na yung wall ko, tad-tad ng ano, sino ba si Jonah ng Brusko? Ito nga pala yung vlogger na ano, gumagawa ng mga nakakatawang ano. Tungka na sa nakakatawa, okay ka na nga. Nalilibang yung mga tao eh. So nakita ko sa mga posts na ano, trash talker. Trash talker ka. Wow, trash talker. Trash talker. Matindi. Matindi talaga. Sana alam mo talaga. Sana kabisado mo talaga yung streets. Alam mo yung streets. Alam mo yung batas ng streets. Sinasabing mabili-bili yan. Pero bawi. Marami ka pambili, di ba? Tanong, bumibili ka ba talaga ng ganun para magsalita ka ng ganyan? Babaryahin ka lang sa kalsada, maniwala ka sa akin. Tawagin mo yung pinakamatindi mong OG. Yung sinasabi sa'yo, tawagin mo yung pinakamatindi mong ano, asyong salonga sa lugar nyo. Ano. Para ipagtanggol ka dyan sa ginagawa mo na yan, tawagin mo na. Tawagin mo na.